Tara na! Tara na! Tara na! Keti, Probinsiyang Kapampangan! Pampanga was founded by the Spanish conquistador Martin de Goiti in 1571. It is located in the central part of Region 3. It has a 2,180 square kilometers land area. Pampanga comprises 19 municipalities and 3 cities, and it holds the title of being the culinary capital of the Philippines. San Luis Gonzaga Parish Church, located in San Luis, Pampanga. Sikat ang simbahang ito dahil sa triple bell tower. Ito lamang kasi ang nag-iisang simbahan sa bansa na may ganitong bilang ng kampanilya. Nakilala rin ito dahil sa mga paniki na naninirahan sa loob ng simbahang ito. Itinatag ito noong 1598. Ginawa ito gamit ang mga korales at puti ng itlog at natapos ang pagtatayo noong 1883. Ito ay isang mahusay na napreserbang simbahan at isa sa mga pinakamatandang simbahan sa Pampanga. Ang bakuran ng simbahan ay minsang naging kampo ng mga sundalong Amerikano noong World War II. Nananu ka pa? Tara na! San Guillermo Parish Church of Bacolor, Pampanga. Ipinangalan sa patron saint ng bayan, San Guillermo. Ang simbahan ay original na itinayo ng mga Augustinian friars noong 1576. At sa taong ding ito ay ang pagkatatag ng bayan. Kasama ang kauna-unang kura paroko ng bayan na si Father Diego de Ocoa na naluklok ng 2 taon. Noong Setyembre 3, taong 1995, ang daloy ng lahar mula sa dalisdis ng Mount Pinatubo na sumabog noong Hunyo 15 taong 1991 ay nagbaon sa simbahan sa kalahati ng 12 metrong taas nito na nagudyok sa mahigit 50 mil na residente ng bayan na lumikas. Naging mas kilala rin ng simbahan nang maging pangunahing lokasyon ng shooting sa teleseryeng May Bukas Pa. Tara na! Ang Holy Rosary Parish Church in Angeles City. Nakilala rin bilang Santo Rosario Church, ngayon ay mag-iliw na tinatawag ng mga lokal bilang Pisambang Maragul, ay nakatayo sa sentro ng lumang bayan ng Culiat, ngayon ay Angeles City sa Pilipinas. Ang simbahan ay kinilala kamakailan ng National Commission for Culture and the Arts bilang isang pambansang makasaysayang lugar. Ngayon kami ganap na nasa Santa Ursula sa Guagapaga and actually looking for some furniture here. Dukit King Santa Ursula, Betis, Guagua, Pampanga. Kilala ang lugar na ito sa pangunahing pag-ukit ng kahoy sa lalawigan. Ang dukit ay isang lumang tradisyon at industriya sa Pampanga at ginagawa ng mga tagapagtaguyod ang lahat ng kanilang makakaya upang mapanatili at maprotektahan ang tradisyon sa gitna ng patuloy ng mga tagumpay sa digital age na ito. Dukit Festival is celebrated every December 28 to 30 of every year. Kaya kung ikaw ay naghahanap ng mga furnitures para sa iyong tahanan, pumarito ka na sa Ursula Betis, Guagua, Pampanga. Nais mong makaranas ng ice skating nang hindi lumalabas ng probinsya? Experience it sa SMC. I experience fun and adventure at the coolest place in the city today. Skate, slide, and have an ice day here at SM City Clark. Bayanihan Park sa Balibago, Angeles, Pampanga. Kung hanap mo ay lugar na maaliwalas na maaring mapagpiknikan, mapagjoggingan at pwedeng maglaro ng basketball at mapagpraktisan ng sayaw o kung ano-ano pa, halika na sa Bayanihan Park o mas kilala sa tawag na Astro. Bukas ang parke mula alas 5 ng umaga hanggang alas 10 ng gabi. Old Train Station Museum in the city of San Fernando, Pampanga. Alam mo bang itinayo ang bilanggaang bakal na ito noong 1892 bilang bahagi ng linyang Manila patungong Dagupan?
dito bumaba si Rizal ng bisitahin niya San Fernando. Sa hindi lang tambakan din ito, noong April 1942, isinakaya mga bihag na sundalong kasama sa Death March patungo sa kampo ng Otonel Capaster Lock upang doon ni Pulong. Ngunit para hindi maabandonan dahil makasaysay ng istasyon ito, yung mga volunteers sa suporta ng LGU City of San Fernando, Pampanga. Ginawa nila itong museo. Matatagpuan sa loob ng museo ang mga memorabilyang tulad ng lumang tiket ng train, mga bahagi na riles, mga lumang pera, antigong typewriter, mga gamit ng sundalos, poster, rebulto ng Serizal, Death March marker, at marami pang iba. Nananu ka po! Welcome to Mount Alaya, o kilala sa tawag na Mount Arayat. Hindi kompleto ang pagpunta mo sa Pampanga kung hindi mo masasaksihan ang ganda ng kalikasan at ang ganda ng bundok na ipinagmamalaki ng bawat kapampangan. Dito, pwede ka mag-photoshoot, pwede ka mag-swimming, at kung mahilig ka mag-bike and hiking, perfect na perfect sa'yo ang lugar na ito. So siyempre, hindi ka magutom dahil sa dami ng kainan na pwede mong pagkainan dito. Ano pang hinihintay mo? Tara na! Siyudad ng San Fernando, Pampanga, binansagang home of the giant lanterns. Giant Lantern Festival in City of San Fernando, Pampanga. King Kapampangan, ausan ding ligligan parol, ay isang tao ng pagdiriwang na ginaganap tuwing kalagitnaan ng Disyembre sa lungsod ng San Fernando sa Pampanga. Nagtatampok ang pagdiriwang ng kompetisyon ng mga higanteng parol. Dahil sa kasikatan ng pagdiriwang, ang lungsod ay binansagan na Christmas Capital of the Philippines. Tara na! Kinlarangan ng paman ay ipaitawal yung probinsyang Kapampangan. Anya may bansagan niyang culinary capital ng Pilipinas.